Hello. Ito na po yung detailed na video about sa mga in-upgrade ko. Kasi last time, hindi ko na banggit agad. And pasensya na, medyo madumi. Kasi ginamit ko siya last week eh. Di ba panay ang ulan, tapos yung mga dinadaanan ko dito sa Bulacan, pa Manila, maraming may maputik, tubig. So kaya medyo madumi siya. Hindi ko pa naka-car wash. So unang-unang ginawa ko dito nung pagkabili ko siya last September 2022, ang una-una kong binili is yung lowering kit. Kasi first manual motorcycle ko kasi ito eh. So hindi pa ako marunong mag-manual. Kaya ang ginawa ko, nagpa-lowering kit muna ako, pero sa kasa ko sa pinakabit bago nilabas yung motor. So pumayag naman yung kasa na ikabit. So ayun, kasi since nagpa-practice pa lang ako, na-lowered ko siya. 2 inches ang ginawa nila. Hindi kami nagkaintindihan nung gumawa eh. Sabi, ang plano ko 1 inch lang eh. Hindi niya na-gets yung sinabi ko, kaya 2 inches yung ano. So pag 2 inches lowered, medyo baba talaga siya, bagsak. Pero good thing naman sa mga beginner, kasi lalo that time hindi pa ako marunong eh. So ayun, yung sa lowering kit naman is dito yon. So since tinanggal ko na siya, kasi after 1 week lang kasi natuto na ako mag-manual eh. Pero matagal na akong marunong mag-motor talaga, since ano pa, siguro 2004 natuto ako sa XRM ng pinsan ko, yung Honda XRM, na yun naman semi-automatic, may cambio yon, pero walang clutch. So hindi ko lang talaga napapractice kasi wala pa naman akong motor dati eh. Medyo takot ako. So ditong lately lang talaga, nung nagka-COVID pandemic, tapos nagtaasan na yung diesel, kasi 4 wheels talaga ang ginagamit ko noon papasok sa trabaho. Ayun, so nung nagmahala na yung diesel, ayun, na napabili kami ng motor. So una kong nabili yung scooter. Ayun, nasa loob ito yung scooter. Honda Genio. 110cc lang po ito. So since mahilig kasi ako sa mga classic look, ito na yung medyo classic sa Honda eh. Tsaka yung brand na Honda naman, maganda. Kaya ito yung una naming nabili nung February. So mula dito, nasanay na rin, lalong nasanay ako sa pagmumotor din. Ito kasi napakagaan eh, tapos madali lang. So ayun, naisip namin na bumili pa ng isa, kasi pang backup, syempre pag nasira tong isa, at least may ano ka, may pang backup ka. So ito na yon, kasi napakaganda niya eh. Although mahal siya sa mga kakumpetensya niya na kategory, talagang maganda talaga siya. Tapos pang beginner pa siya, friendly sa mga beginner. Although yung height, yun ang problema. Kasi kagaya ko, kinapos sa height. Kasi 5'4 lang ako eh, medyo hirap nung umpisa, kaya nag-lowering kit ako nung una. So ayun yung story na bakit ako nagmotor from 4 wheels to 2 wheels. So ito na nga po yun. So nung pagkalabas sa kasa, unang-una kong pinalagay nga, yung lowering kit. So ang ginawa kasi nila, yun lang yung dito sa may rear shock lang, lowering kit lang dyan. Hindi nila in-adjust yung sa unahan. Pero kahit hindi na-adjust, abot naman na. Sobrang baba naman. Yun lang, ang negative niya, pag may backride ka, talagang tatama itong ito. So ayan o, may tama sa ilalim yan. Kasi kahit binakride ko yung bata, yung pamangkin ko, pag may humps, tumatama talaga. Kaya ayan o, medyo may konting gasgas. Actually, hindi lang, gasgas talaga siya eh. Pro plastic part naman yan. So ayun, after 1 week natuto ako, pinatanggal ko na. So yun, unang-una lowering kit. Pangalawa, dahil may nag-advise na sa Facebook group kasi na XSR, maraming mga doon eh.
'di ba, sharing ng mga information, tapos mga newbie na mga question. So, pangalawa kong binili is yung handlebar riser, which is the Moto Wolf. Pero nabenta ko na siya. Kasi ito, ibang handlebar na 'to eh. Pangalawang palit ko na 'to eh. So, may separate video din ako doon, yung comparison doon. Kasi pangatlong handlebar ko na 'to, una yung stock, tapos yung high rise, tapos ito yung tracker. Pang scrambler talaga siya. So ayun, yung handlebar riser na Moto Wolf, kasi yung stock na ano kasi handlebar, medyo na parang pang cafe racer kasi medyo mababa. So since yung biyahe ko is malayo, inaabot ng 1 hour mahigit, kaya pag tumatagal masakit, parang masakit sa likod. So ayun, naglagay ko ng riser, nakatulong naman yung riser ay medyo umangat siya. So next, yung ginawa ko, ito. Kasi since maiksi lang yung mga daliri ko dahil sa height ko, nagpalit ako. Yung stock kasi nito, stock na, tawag nito, levers, is napakalayo. So siguro ganyan. Ayan, nakatodo na to eh. Siguro ganyan. So medyo nalalayuan ako eh. So ginawa ko, ito pinalitan ko. Plug and play lang siya. Nabili ko sa Lazada. Ito naman adjustable. So pwede mo siyang ilapit yung distance dito. So ayun. So yan yung pinakasagad. So napakalapit, kayang-kaya na. So ito pangatlo ito, levers, plug and play lang siya. Madali lang na maikabit kasi tanggalin mo lang yung screw dito oh, tapos saksak mo na. Ayun. Next sunod, pa bang sunod? Ito, visor. Actually sabay ko tong binili itong visor eh. Una pang Ducati scrambler. So nagagadahan kasi ako dito. Yung iba kasi parang pa ganun. Pero sa akin lang ha, nagagandahan lang ako sa design niya. Tapos pangalawa, ito, I mean, pangilan na ba? Panglima. Ito, marami rin kasi nag-a-advise na mas maganda maglagay ng grill. Para protection lang din sa headlight. So, actually, mahaba to yung gap nito eh. Pinutulan ko lang siya. Kasi may gamit naman ako, pinutulan ko. So, nag-drill ako na para lumapit na konti. Yan, medyo lapat na siya. So, sa Shopee ko rin nabili ito. Pang Ducati Scrambler din. Next, yun. Isa sa pinaka-importante, radiator guard. So, sa Lazada ko rin nabili ito. Nasa 600 plus yata o 700. So, may nakalagay na XSR 155. Pero ito naman, wala siyang kasamang ano sa gilid. So, ito lang yung stock. Binalik ko lang yung stock. Kasya naman siya eh. So, yan yun. Radiator guard. Kasi baka tamaan ng mga bato eh. So, kasi for safety na lang din. Next, frame slider. Ito po yun. Frame slider. Siyempre, pag baguhan lang ako eh. Kaya medyo takot eh. Baka may matumba. Magasgasan yung tangke or yung makina masira. So, naglagay na ako. Ito, puro ano lang lahat. Ito, DIY. Madali lang naman siya ikabit eh. So, yun. May ano lang dyan. Papalitan ka lang na screw dyan. Yung original kasi medyo maiksi eh. So, bumili ako ng mabahaba na bolt. So, ito. Kabilaan. Next. Ano bang next kong ginawa? Ito. Tire hugger. Hindi ko alam kung ano talaga tawag dito eh, hugger or mud guard. So, maiksi yung stock nito eh. Siguro mga dito lang. Maiksi. So, kasi pag ginamit mo siya ng maulan, talagang andumi. Papasok lahat ng dumi doon. May ipon dyan. So, magwashing ka ng magwashing every time mo ginamit. So, yun. Sa Lazada din. Hindi ko maalala kung magkano bili ko nito. Pero marami search nyo lang sa Lazada meron. Maganda naman siya eh kasi tatakpan yung doon. Although may nakakalusot pa rin, pakonti-konti. Pero at least hindi gaya nung sa stock na maikli lang. Ito, mas mahaba siya. Matibay siya, makapal. So, next. Ito. Rear mud guard. O hindi ko alam, tire hugger ba? O mud guard. So, sa Lazada ko rin nabili. Madali lang naman siya ikabit. Pero itong nabili ko, hindi siya pasok sa ano eh, sa swing arm eh. So, ginawa ko, tinabasan ko ng konti ang magkabilang gilid. Tapos yun, salpak lang. Tapos matibay siya.
bakal, matibay po siya, pati itong plastic, oh, matibay. So mudguard, syempre kasi pag maulan walang mudguard, talagang kawawa yung back ride mo, or halimbawa may dala kang bag dyan, talagang puro putik. Tapos ito kasing plate number na to, itong bakal na to, galing kasi yan dito, kasi nag-tail tidy din ako eh. Tinanggal ko yung original na mudguard dito sa likod, mahaba, medyo mahaba yun eh. Kasi gusto ko lang ano, ma-expose yung gulong, para at least kita yung gulong. Yun kasi parang tatakpan yung gulong mo eh. Tapos yun, hindi siya ganun ka ano, compare dito. Parang mas protected ka sa putik pag ito yung gamit mo. Yun kasi nakakalusot sa gilid eh. Dudumihan yung damit mo pag maulan. So yun, medyo maganda rin naman siyang tingnan eh. So nag-tail tidy ako, DIY lang din yung tail tidy kit sa Lazada din. So ayun, tinanggal mo lang yung buo, tapos ito na yung pinalit ko. Although ito talaga nakakabit yan dito, eh parang nagandahan lang ako na dito ilagay yung ano, plate number. So kaya tinanggal ko siya, which is sakto naman sa butas din ito. Saktong sakto siya sa butas nito eh. Yung butas niya, bakal kasi ito eh. So hindi na ako nagbutas dyan kasi swak na swak siya doon. Ayun lang, parang binaba ko lang siya galing doon. So ayun, may reflector, kita pa naman sa baba eh. Yun lang, wala siyang ano, yung light, yung plate number light, wala siya. Pero hindi naman ako, viral naman ako bumibiyahe sa gabi eh. Ano pa ba? Ito. Itong, ano bang tawag nito? Grab bar? Grab bar nga ba tawag nito? Ito nga. Medyo binawasan ko na lang siya kasi original nito, mahaba to eh. Parang pag ganun siya, mahaba yung U-bend niya. Eh, medyo hindi ako nagagandahan. Kaya pinaputulan ko. Tapos pinatrim ko na lang. Hindi maganda pagkakagawa eh. Pero papaayos ko rin to. Pinturahan lang yan eh. Mudguard sa Shopee yan. Swak na swak siya. Plug and play lang din. Saktong-sakto sa mga screw doon sa loob. Wala ka nang babaguhin. May free na siya na screw and na bolt eh. So yun, sasaksak mo na lang siya. So mudguard next is ito. Tank na anti-scratch. So ito yung brand niya, Scratch No More. Sa Lazada lang din to. Nasa 300 yata, 300 pesos. Kasi minsan pag may bag ka dito sa unahan mo eh, or may susi na kasabit sa pants mo, baka tumama, syempre may scratch. Tapos ito, tank pad. Nung una kasi nagandahan lang ako eh. Pero sa bagay hanggang ngayon, maganda pa rin. Sa ano ko lang ha, sa opinion ko lang ha, maganda pa rin naman siya eh. So brown, binagay ko lang sa seat niya na brown. Ito, nabili ko rin sa Lazada to, kabilaan. Kasi rubber to eh, nakatulong din sa grip. Pang ano din, grip sa paa mo. Para hindi dumulas. Next, of course, side mirror. Nabili ko sa Shopee. Nasa 1,400 plus ata ito. Gustong gusto ko siya kasi mahaba eh. Yun talagang gusto ko. Kasi pag maikli, ang hirap tumingin sa likod. Ito, talagang kahit nakaupo ka lang ng straight, kitang-kita mo na yung likuran mo. Tapos mataas siya. Hindi natatakpan. So yung size naman nito, ano dito? Nasa 4 inches din itong ano eh, diameter nito eh. Kaya malaki rin ang ano, view. Next, ito yung mga sinasabit ko pang camera holder, kasi nag-ano rin ako ng camera eh, for safety. Parang sa ano, di ba? Sasakyan, meron kang dashcam. Ito naman, meron din. Tapos cellphone holder, of course MotoWolf. So sinabit ko lang diyan. Maganda naman ang MotoWolf brand eh, matibay. Next, ano pa bang in-upgrade ko dyan? Ito, sticker. Sticker lang naman ito. Pang reflective sticker. Maganda rin sa gabi eh. Kasi nakikita siya ng ano, pag na
tinamaan ng ilaw ng ibang sasakyan. So, nagiging visible yan. Next is ito, mini driving light. Gusto ko kasi medyo nakatago ng konti, kaya dito ko siya nilagay. Yung iba kasi dito sa may slider or sa may crash guard. So, ako naman dito. So, yung bracket, nabili ko sa Shopee. Wala pang 100 pesos tong bracket na to. Tapos sa kabila, ganun din. Tapos itong gamit kong ano, gamit kong mini driving light is built-in na yung relay. So wala ka ng relay dyan. Wiring lang. So direkta from battery. Tapos switch. Ito yung switch niya. So ito yung switch. Para sa dilaw. And then para sa white light yung isa. Ayan po. So malaking tulong to kasi pag pumapasok ako madaling araw medyo madilim pa. Malaking tulong ang ano. Hindi naman siya nakakasilaw, basta huwag mo lang iangat. Tama lang yung pagkakabit. Ito medyo binabaan ko lang. So madali lang naman ang wiring nito eh. Kasi lulusot mo lang dito sa bracket, tapos dito lusot mo lang sa ilalim, tapos switch, tapos pinadaan ko siya dito sa ano, ito wiring talaga, tapos lusot sa ilalim hanggang doon sa may battery, tapos may fuse ako doon. Tapos bag, pang bike ito eh. So kasi maulan, di ba, so kailangan mo nang lagyan ng raincoat. Ayaw kasi magdala ng malaking bag eh, so kaya dito siya nilalagay. So kabilaan na lang ginawa ko. Pwede mo malagay ng basahan, raincoat, mga ibang tools. So ayun. So ito pala, kasi nga aftermarket na itong ano ko eh, yung handlebar eh. So syempre dapat bumili ka rin ng ano, handle grips. Tapos naglagay ako ng ano, bar end. Medyo mabigat na konti ito. Rizoma yung brand. Nakakabawas daw kasi ng vibration to eh. So, ayun. Okay naman siya. Wala namang masyadong vibration. Maliban na lang talaga pag malubak yung kalsada. So, bar end, kabilaan po yan. Madali lang siya ikabit. So, ayun. I think that's all. Mukhang wala na akong nakalimutan. So, thank you.